Iga, nagkaroon ng phreatic eruption ng bulkan Pinatubo. Nangyari po yan kaninang tanghali. Ayon sa PBOX, nagbuga ang bulkan ng makapal na plume na na-detect din sa Tokyo Volcanic Ash Advisory Center. Nangyari ito pagkatapos nagsagawa ng ordnance disposal activities ang Armed Forces of the Philippines. Wala pang pahayag ng AFP tungkol dito. Sa ngayon, wala pang naitatalang ash fall. Nagbabala na rin ang PBOX sa publiko na huwag munang pumunta sa paligid ng bulkan Pinatubo. Wala po siyang kakaibang pinapakita. Tayo ay magpapatuloy sa mas detalyadong pagmamanman at ito naman po ay ginagawa natin sa pagsukat ng mga paglindol at kung merong pamamaga ang napinapakita ang bulkan sa pamamagitan ng Global Positioning System o GPS at saka yung satellite survey. Datuntun na mga pasahero mula sa red list areas na nakapasok sa Pilipinas bago pa man ilabas ang bagong protocol bunsod ng Omicron variant. At dahil sa panibagong paghigpit, nabiglang ilang umuwing OFW. Saksi, si Chino Gaston. Hold yun, chef, dito. Kaunting tiis pa ang mga OFW na nananabik ng makauwi sa bansa. Sa ilalim ng bagong travel protocols ng gobyerno, kailangan nilang mag-facility-based quarantine ng ilang araw. Kahit pa kung galing sila sa green list countries na unang inanunsyong luluwagan ng gobyerno ang restrictions. Inattention ko kasi magpa-quarantine ulit. Eh, gusto namin makauwi agad sa pamilya namin. Sabik na makita yung pamilya namin. Okay lang, at least safe naman yung pamilya namin para sa amin naman yun at sa pamilya namin na protection sa virus. Matinding kalituhan at galit naman ang sumalubong sa ilang galing Japan, isa ring nasa green list area. Kwento ng OFW na si Toto, sa eroplano na nila nalaman na kailangan nilang mag-mandatory quarantine. After the taxi, hindi kami pinalabas ng airplane because maaakyat daw yung Coast Guard. In the middle of the talk, may business class woman na bilang na lang talaga nagwala. Hindi lang pagkikita ng mga pamilya ang mapupurnada, pati ang pang-eengganyo ng Pilipinas sa mga turista mula sa green list countries. We've already started to receive inquiries from countries like the Netherlands, South Africa, from the UAE. We wanted to open December 1, but you know, we've always naman valued muna yung ano what the doctors naman said. Eh. And I really asked the doctors in the IATF what was their advice. Kasi there were talks na baka pwedeng three-day quarantine and then the doctor said, huwag na muna. Apektado rin ang flights ng mga airline. Abiso ng Philippine Airlines, para sa mga gustong ipagpaliba ng kanilang pagpunta sa Pilipinas, pwedeng i-rebook ang kanilang flight nang walang additional charge. Basta sa loob yan ng 60 days mula sa original schedule. Pwede ring i-convert ang ticket sa travel voucher katumbas ng net value nito o tuluyang i-refund ang ticket na walang kinakaltas na refund service fee. Ang Cebu Pacific naman, papayagan ding i-rebook ang biyahe sa loob ng 60 araw mula sa original na flight na walang additional charge. Mariring ilagay muna sa travel fund o virtual wallet ang presyo ng ticket na valid hanggang 2 taon. Maaari lang puntahan ang websites ng mga naturang airline para sa updates. Ayon sa Bureau of Quarantine, inaasahan na nilang maraming magka-cancel ng flights mula sa green list areas. Na contact trace na rin daw ang mga pasahero mula sa mga red list countries na nakapasok ng Pilipinas bago ideklara ang bagong protocol. 60 ang nananatili sa mga quarantine facilities habang 11 ang nakauwi na. So lahat po yun na-trace po natin po. And wala naman po tayong nakita na nagkaroon po ng manifestation or signs na possible na may COVID sila. Sabi ng Department of Foreign Affairs, wala pang naiulat na kaso ng Pinoy na tinamaan ng Omicron variant sa ibang bansa. Sa ngayon, 18 bansa ang nagkumpirmang nakapasok na sa kanila ang Omicron variant. Pinakabago riyan ang Japan. May suspected case na rin sa Switzerland, Finland at France. Ako si Chino Gaston ang inyong saksi. Sa gitna ng banta ng Omicron variant, inirekomenda sa Amerika ang pagbibigay ng booster shot sa lahat ng edad 18 pataas. Ang World Health Organization naman mas maigting na genome sequencing ang isinusulong. Saksi, si Leigh Alves.
Lampas 200 ang average daily reported COVID cases sa Metro Manila ngayon. 30% ang ibinaba ayon sa Okta Research. Huling beses itong nangyari noong June 2020, bago pa ang unang surge ng COVID cases. Pagsapit ng Pasko, posible raw bumaba sa 100 ang daily cases sa NCR at 500 naman sa buong bansa. We have to sustain the gains kasi as we can see, parang halos back to normal na tayo. Sa gitna ng bumababang numero, nananatiling alert level 2 sa Metro Manila. Wala rin kahit anong lugar sa bansa na inilagay sa alert level 1. Sa ngayon po, meron pa po kaming tinitweak at pina-finalize na mga parameters. So right now, hindi pa tayo handa na mag-declare ng any alert level 1. Sa ngayon. Lalo pat nandiyan ang nakaambang banta ng Omicron variant na ayon sa World Health Organization ay maaaring magdulot ng panibagong surge ng COVID. Wala pang kaso nito sa Pilipinas, pero sabi mismo ng Health Secretary, it's not a matter of if, okay? It's a matter of when. Yeah. So talagang yan po, papasok yan just as we have experienced with Alpha, Beta, Delta, among the more compelling variants of concern. Kaya dapat paigtingin ang genome sequencing ng mga dumarating mula sa ibang bansa ayon sa World Health Organization. Any returning overseas Filipinos or foreigners coming in who test positive, I think we need to do full genome sequencing now. We need to rapidly do genome sequencing of the most recent arrivals. Ginagawa na raw ito, sabi ng DOH. Susuriin ang mga sample mula sa COVID-positive passengers na dumating nitong Nobyembre para makita kung may Omicron variant. Sa gitna ng panibagong banta, naungkat ang posibilidad ng mandatory ulit na pagsusuot ng face shield. Tila pabor dito ang Pangulo pero ipauubayan niya raw ito sa IATF. Sabi naman ng WHO, if we can ensure that those minimum requirements, that those minimum public health measures are complied with, if we can ensure that people don't congregate in close settings, the requirement for face shields probably at this point of time is not mandatory because, as I said, we are still looking at understanding the transmission dynamics of the Omicron variant. Sabi ng Centers for Disease Control ng Amerika, dapat simulan na ang pagbibigay ng booster shot sa lahat ng 18 taong gulang pataas. Magbabakuna na rin ng booster sa United Kingdom. Dito sa Pilipinas, inuuna muna ang health workers, senior citizens at mga immunocompromised. Pero may plano na rin daw para sa rest of the population. Kailangan ko na rin po yun, protection din sa sarili at sa pamilya, sa uwian. At wala yung trabaho namin dito sa karinderya po. Kung kinakailangan talaga, dapat talaga magpa-booster talaga. Para karagdagang pangontra sa virus na yan. Ako si Leigh Alves, ang inyong saksi. Patuloy ang pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa bansa. 425 ang new cases ngayong araw, pinakabababa sa nakalipas na halos 17 buwan. Pinakabababa naman sa nakalipas na halos 18 buwan ang active COVID cases na nasa 15,800. Sa buong Nobyembre, nakapagtala ng 47,955 na bagong kaso. 79.81% yang mababa kung ikukumpara sa bilang noong Oktubre. Pero, tumaas naman ang daily reported deaths. Mula 4,882, total na reported deaths noong Oktubre, tumaas ito sa 5,392 ngayong Nobyembre. Ito na pong ikalawang pinakamataas na monthly total na announced new deaths. Ayon naman sa DOH, late na nai-report ang ibang kaso ng pangkamatay. Polisiya sa COVID pandemic at ang pag-atras ni Senator Bongo sa pagtakbo sa pagkapangulo. Ilan lang yan sa tinalakay ng mga presidential aspirants sa kanilang aktibidad. Saksi si Ms. Sandra Aguinaldo, Mag Gonzalez, Tina Panganiban Perez at Marisol Abdurrahman. Ilang beses na nagpahiwatag si Senador Bongo na ayaw daw umayon ng isip at puso niya sa pagtakbo niya sa pagkapangulo. Kanina, sinabi ni Go ang kanyang pasya. In the past few days, I realized that my heart and my mind are contradicting my own actions. Sa ngayon po, yun po yung mga rason ko. That is why I am
withdrawing from the race. Ilang beses niyang sinabi, ayaw raw niya masaktan o maipit si Pangulong Duterte. Matanda na po siya at marami na siyang naibigay sa bayan, kung kaya ayaw ko nang dagdagan pa ang kanyang problema. Ayaw ko pong mahirapan siya sa campaign period. Ako po ay handang magsakripisyo po para lang po sa ating mga kababayan to unify the supporters po ni Pangulong Duterte. Alam daw ng Pangulo ang kanyang pasya. Nagkausap po kami nung isang gabi ni Pangulong Duterte. At naintindihan naman po ako ni Pangulong Duterte. May pumingit ba sa kanyang umatras? Desisyon ko po ito, napakabigat po. Kahit kayo mismo, pag umuwi kayo ng inyong bahay at kinokontra ng inyong pamilya, mahihirapan din po kayo. Maintindihan nyo rin po. Kung may ibang kandidato siyang susuportahan, depende raw yan kung sino ang gusto ni Pangulong Duterte. Dahil holiday ngayon, walang filing. Pero sabi ng COMELEC, dapat personal na i-renego ang kanyang COC. Ito ay voluntary withdrawal, so wala pong substitution dyan. Sa pag-atras ni Senador Go sa kanyang kandidatura, tanong ni Senador Ping Lacson, sino na ang magiging administration candidate? Binanggit niya nag-uusap sa personal nilang kapasidad ang kapartidong si Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez ng Partido Reforma at kapartido ni Pangulong Duterte na si Energy Secretary Alfonso Cusi ng PDP Laban. Bukas ba si Lacson ang maging administration candidate? An endorsement is an endorsement. No matter kung ano yung kinikiri ng endorsement, it's still an endorsement. Doon na lang muna tayo, but mahirap sagutin yung open or willing or will seek, but definitely, we will accept the endorsement kasi masyadong presumptuous on our part. Nagsagawa ng konsultasyon si Lacson sa mga bus operator. Nangako siyang mawawala raw ang kotong kapag naging pangulo siya. Nangako rin siya at katandem na si Senate President Tito Soto na titingnan ng iba pa nilang hinaing. Kasama rin kanina ang senatorial aspirant na si Dr. Mengita Padilla. Nangako rin si Lacson na ibabase niya sa siyensya at data ang anumang magiging hakbang ng gobyerno kontra sa mga pandemya. Tutol si Soto sa posibleng pag-obliga sa lahat na muling mag-face shield. Merong study, merong engineering, merong engineer, you know, na merong research na ginawa na sinasabi na nakakasama pa yung face shield. Dahil ini-scoop niya yung hangin. Tatanggapin daw ni Manila Mayor Isko Moreno kung susuportahan siya ni Pangulong Duterte ngayong umatras na sa karera si Senador Bongo. Kung ako ang mapupusuan nila, ay salamat. Oh, thank you in advance. Oh, pero ayoko pa rin pangunahan sila until they say so. For the meantime, I'm always hopeful. Pinangunahan ni Moreno ang pagulita sa kaarawan ni Gat Andres Bonifacio sa Liwasang Bonifacio. Dumalo rin sa selebrasyon ang katandem niyang si Doc Waliong. Pagkatapos nito, nakipagdayalogo si Moreno sa motorcycle taxi riders. Sa issue naman na gawing mandatory ulit ang pagsusuot ng face shield, sabi ni Moreno na dapat isipin din ng gobyerno ang dagdag gastos ng ordinaryong mamamayan para rito. Nagkomento rin si Vice President Lenny Robredo tungkol sa pag-atras ni Senador Bongo sa presidential race. Yung lakad namin, hindi naman relative to other candidates. Yung lakad namin, tuloy-tuloy lang kami. Hindi naman kami apektado ng mga substitute, mga alis. Bumisita siya sa Sorsogon, kung saan sinalubong siya ng stationary caravan ng mga taga-suporta. Kinamusta ni Robredo ang mga mangingisda sa bayan ng Bulan at pumunta rin sa ribbon cutting ng isang volunteer headquarters bago pumunta sa lumang munisipyo ng Bulan. Muling nagpaalala si Robredo sa mga mamamayan na maging wais sa pagboto. Pagkatapos nito, dumiretso si Robredo sa Masbate. Naroon ang katandem niyang si Senador Kiko Pangilinan na sinalubong din ang kanilang mga taga-suporta. Nagtungo si dating Senador Bongbong Marcos at katandem na si Davao City Mayor Sara Duterte sa Borongan Eastern Samar. Sinalubong sila nila ka-CMD President at House Majority Leader Martin Romualdez. Nag-motorcade ang magkatandem sa palibot ng lungsod at tumuloy sa Baybay Boulevard kung saan nagpasalamat sila sa mga taga-suporta. Alam po ninyo yung pandemya, ang pakiramdam ko talaga, wala nang naging mayaman, wala nang naging mahirap. Lahat nangangailangan ng tulong. Lahat nangangailangan ng tulong ng kanyang kapwa Pilipino. Ikinuwento ni Mayor Sara kung paano nabuo ang kanilang tambalan. Hindi ako tatakbong pangulo kasi gusto ko matapos mga proyekto ko sa Davao.
Sinabi ko kay Bongbong Marcos, gusto mo tumakbo, takbo kang Pangulo. Pagkatapos, pumunta sila sa Tacloban City kung saan sinalubong sila ni na Tacloban City Mayor Alfred Romualdez at South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo. Nag-motorcade ang magka-tandem sa lungsod at dumaan sa San Juanico Bridge. Ayon sa BBM Sara Uni Team, hihintayin muna nila ang aktual na pag-atras ni Senador Bongo sa kanyang kandidatura bago sila magbigay ng reaksyon. Nagbigay din ng reaksyon si Senador Manny Pacquiao sa pag-atras ni Go sa presidential race. Karoon na lang kung naibawaan ano, ang nag-withdraw na si, balita na nag-withdraw si Bongo. Pero wala pa na ako na-confirm. Kung ma-confirm man yan, tanan naman ta may katungod nga, lahat ay katungod nga mag-desisyon sa atong kaugalingon. Nagsagawa si Pacquiao ng trabaho, pabahay at ayuda caravan sa Barangay 1 sa San Francisco, Agusan del Sur. Sunod niyang pinuntahan ng Barangay Maygatasan sa Bayugan City. Nag-courtesy call ang senador kay Agusan del Sur Governor Santiago Cane at Bayugan City Mayor Kirk Asis. Ang katandem ni Pacquiao na si Buhay Party List Representative Lito Atienza nanguna sa seremonya sa paggunita sa kaarawan ni Gat Andres Bonifacio sa Maynila. Kinakailangan ipaglaban natin, ituloy natin ang adikain ni Andres Bonifacio ng Pilipino ay mamuhay ng maayos sa mundong ito. Hindi tayo nilikha ng Panginoon, sabi nga niya, upang paghirapin lamang. Ang Pilipino ay tunay na pinagpala sa isang mayamang bansa sa ating kalikasan. Kaya kailangan mamuhay tayo ng masaya at maunlad. Ako si Sandra Aguinaldo. Ako si Mav Gonzalez. Ako si Tina Panganiban Perez. Ako si Marisol Abdurrahman. Kami ang inyong Saksi! Minomonitor ng Task Force on Food Security ang supply at presyo ng bilihin ngayong magpapasko. Ang mga nagtitinda ng baboy at manok umaaray sa mahinang benta dahil sa taas presyo. Saksi si Mark Salazar. Sa totoo lang, kapag mataas ang presyo ng bilihin, ang nagtitinda ang unang umaaray. Tingnan mo si Reneng Magbababoy. Kalahating baboy na nga lang ang hinango sa supplier. Hindi niya pa mapaubos. Wala kasi ang mga suki niya. Kung may bumibili man, pang sahog na lang talaga. Nitong nakalipas na 2 linggo kasi, umakyat na sa 370 per kilo ang liyempo niya na dati 330. Natatakot siyang baka umabot pa ng 420 per kilo bago magpasko. Sana wag naman, kawawa na rin yung mamimili talaga. Saka kami, kahit kami, apektado rin kami. Na matumal talaga. Ito naman ay dahilan po sa local na supply ay umunti at supply po natin ng baboy dahil po sa ASF. ASF o African Swine Fever pa rin sa mga babuyan ang dahilan ng manipis na supply, sabi ng Department of Agriculture. Bagamat 65 barangay na lang sa bansa ang pinepeste ng swine fever mula sa dating mahigit 3,000 na barangay. Isa pang pumapalo ang presyo ngayon, ang manok. Dati hango namin 130. Ngayon ang hango namin ng katay 158. 160 ganyan. Magkano paso niyo? 170, 180. 50 manok na rin lang ang binebenta ni Carolina kumpara sa dating 100 dressed chicken, hindi pa rin makaubos. Yung manok, tumaas ng bagya. Ang kadahilanan daw nito, gawa ng pagtaas ng presyo ng feeds. Galing po ang soya sa US na kung saan naantala ng bagyo. Kaya sumipa ng doble ang soya. Sabi ng DA, wala pa rin dahilan para mag-utos sila ng price ceiling sa anumang bilihing agrikultural. O reasonable lang yung pagtaas dahil tumaas yung kanilang production cost. Hindi namin nire-recommend na magkaroon, mag-impose ng price ceiling. Nagre-recommend na lang tayo ng price ceiling kung nakikita natin na ang pagtaas ay unreasonable na. Kumbaga, magsasamantala na yun. Ang pinakamahalaga sa mesa na bigas ay hindi naman nagmahal. Nasa 37 to 50 pesos per kilo pa rin, depende kung well-milled o kung local o imported. Nakabantay naman daw ang IATF Task Force on Food Security sa supply at pamilihan hanggang mairaos ang Pasko. Ako si Mark Salazar, ang inyong saksi.
Tuloy ang national vaccination drive sa iba't ibang panig ng bansa kasama ang ilang komunidad na sinadya mismo ng mga health worker. Kapos man sa target kahapon, tiwala pa rin ang vaccine czar na maaabot ang 9 million jobs sa loob ng 3 araw. Saksi, si Ian Cruz. Pumila si Christian Soriano para magpabakuna ngayong 2nd araw ng National Vaccination Drive sa Batasan National High School sa Quezon City. Nag-aalangan nung una pero nagdesisyon na rin siyang magpatrok dahil kailangan na sa trabaho. Pero ang dating kaba at pag-aalangan na wala matapos maturukan. Okay naman pala, gawin na lang. Pero mapakaramdam ako ng muna. Nag-aalangan ding magpabakuna ang 22-anyos na si Rodeline Ambo sa Malolos, Bulacan. Pero ngayong 6 na buwang buntis na sa unang anak, desidido na siyang kumuha ng proteksyon. Baka kailangan pag mga anak eh. Mas ulay sa'yo. So nagpre-prepare ka na para sa panganganak? Opo. Hapon na pero ganito pa rin kahaba ang pila ng mga nais magpabakuna. Ito sa Hiyas Convention sa Malolos City sa Bulacan. Ayon kay Secretary Galvez, maiiwasan yung ganitong mga pila kapag paparamihin ng marshals at marami ang mag-i-screen sa mga magpapabakuna. Komunidad ng mga ait na naman ang tinungo ng health workers sa Zambales. May ilang malayo pa ang nilakad para makapagpabakuna pero mayroon ding mga tumanggi. Ayon kay National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer at Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., umabot sa higit 2.55 million doses ang naiturok sa buong bansa sa unang araw ng National Vaccination Day kahapon. Ayon sa National Vaccination Operations Center, pumasok sa top 5 spot ang Pilipinas kung pag-uusapan ng bilang ng vaccination sa loob ng isang araw. Kapos man ang halos kalahating milyon sa target, ang maganda raw, mayigit sa 2 million sa nabakunahan kahapon, pawang mga nagpa-first dose. Kasi yung ating objective is really to accelerate yung first dosing natin kasi para mahabol natin yung ano natin kasi ang ating target is mas maging sa from 45 million mano natin na 54 million yung ano maiangat natin. Sabi ni Galvez, ang mga lugar namang mababa ang jab rate, karaniwang problema ang agam-agam sa bakuna, pamimili ng brand ng bakuna at ang accessibility ng vaccination site. May iba naman na naging problema ang ibang kagamitan sa pagbabakuna. Yung mga logistical issues kagaya ng kakulangan sa mga syringes, alamin ko kung ano nangyari kasi alam ko na-identify na yan. Alamin ko kung bakit hindi nakarating, kung totoong hindi nakarating yung mga syringes. Sa kabila ng lahat, tiwala si Galvez na kaya pa ring maabot ang 9 million jobs na target sa loob ng 3 araw. Total naman daw, may paparating pa na 46 million doses ng bakuna. Bilang paghahanda na rin ito sa Omicron variant na nasa ibang mga bansa na. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Sabay po sa paggunita sa Bonifacio Day, binigyan pugay sa bantayog ng mga bayani ang 6 na martir at bayaning lumaban sa diktaduryang Marcos. Iniluklok sa Wall of Remembrance si na Muslim leader Datu Masiding Alonto Sr., Iligan Labor Leader David Borja, Youth Leader Nicetas Perez at Nurse Activist Minda Luz Quesada. Muli namang inalala ang kabayanihan ni Dr. Remberto de la Paz at Dr. Juan Escandor na nauna ng inukit ang pangalan sa bantayog. Sa isang video message, binasa ni Senatorial Aspirant Attorney Chel Diokno ang mensahe ni dating Senador Wilberto Tañada, ang Foundation Chairman ng Bantayog ng Mga Bayani. And welcome to the annual event of Bantayog ng Mga Bayani Foundation, which we hold every year as a way of recognizing, remembering, and honoring those Filipinos who fought and toppled the Marcos dictatorship, who helped give us back our democracy and freedom, often at great personal cost to them and their families. Ang mga kaanak naman ng mga martir at bayani, hiniling na huwag kalimutan ang kabayanihan at sakripisyo ng kanilang mga mahal sa buhay. Inikayad naman ni Pangulo Duterte ang mga Pilipino na tularan ang kabayanihan ni Gat Andres Bonifacio. I invite every Filipino to become a hero like Bonifacio by participating actively in our nation-building efforts, especially those challenging times when we have to secure a nation's health, safety, and wellness. Sinabi niya yan ang pangunahan ng pagbubukas ng El Deposito Underground
Reservoir sa San Juan City. Ang ilang militanteng grupo naman dinaan sa kilos protesta sa Maynila ang paggunita sa Bonifacio Day. Mga kapuso, 25 araw na lang, Pasko na. At ngayong bisperas ng Christmas month, may isa pang pwedeng pasyalan na libre lang. At saksi live, si Mai Bermudez. Mai? Pia Disyembre na bukas, kaya naman bumisita tayo dito sa Kalumpit, Bulacan para bisitahin ang isang ancestral house na puno ng Christmas decor. Saan ka man lumingon sa Casa Tetangco, kaliwat ka na ng mga dekorasyong pampasko gaya ng Christmas tree, Santa Claus, parol at snowman. Nag-umpisa raw ito sa koleksyon ng bunso sa pamilya na si Father Von Tetangco. Nag-start yung pagkakolek simula 2012 and then 2015 naisipan ng pamilya namin na buuin tong Casa Tetangco na to sa mga koleksyon ng pamilya para makabigay tulong sa ating mga kababayan na hindi na sila lalayo dito mismo sa bayan ng Kalumpit ay may mapapasyalan sila na. Para sa mga gustong mamasyal pero walang budget, perfect destination ang Casa Tetangco dahil libre ang entrance dito. Bagaman bukas sila sa mga bisita, limitado lamang ang maaaring pumasok at kailangan munang mag-message sa kanilang Facebook page bago pumunta. 20 minutes lang din ang ibinibigay sa kada grupo. Okay sa mga bata na parang puntahan mo na hindi ganong crowded. For one, malapit at saka support local na rin. Pagpagod ng mag-selfie, pwedeng mag-chill sa kanilang milk tea shop. 1940s pa itinayo ang ancestral house ng mag-anak ni na retired Colonel Ireneo Tetangco at Bienvenida Tetangco. Kasama nilang tumira rito ang kanilang 10 anak. Sa mga nais pumunta dito sa Casa Tetangco, bukas ito mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. At live mula rito sa Kalumpit, Bulacan, ako si Mai Bermudez, ang inyong saksi. Magbabalik na number coding sa Metro Manila simula bukas. Pero hindi po gaya ng dati, hindi yan buong araw ipatutupad. Kundi mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes, maliban kung holiday. Ayon kay MMDA Chairman Benhar Abalos, oobserbahan nila ito hanggang 3 linggo. Kung malala pa rin daw ang trapiko, pwedeng i-recalibrate ang coding at gawing umaga at hapon o gawing maghapon. Bawal pa rin ang heavy truck sa EDSA mula Magallanes hanggang North Avenue. At yan ang mga balitang ating sinaksiyan. Ako naman, Arnold Clavio. Ito ang inyong Liga ng Katotohanan. Ako po si P.R. Arcangel. Hanggang bukas para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, saksihan ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.